lahat po tayo ay may minamahal. At lahat po tayo ay may nagmamahal sa atin. Meron tayong iba't ibang sinasamahan. Pamilya, kaopisina, kaeskwela, katrabaho, kapamilya, kapuso, marami tayong pwedeng samahan. Pero ang isa po sa dapat nating tanggapin ay kasama sa lahat ng pagsasamahan ay magkasakitan. Kasama sa lahat ng pagkakaibigan ay nagkakasakitan yung nagmamahalan. Wala pong nangyari magkakaibigan, magpapamilya, nagmamahalan na hindi nakaranas masaktan ng minamahal o kahit hindi sinasadya ay saktan yung kanyang minamahal. Ang ibig ko pong sabihin, mga minamahal kong kapatid, ay nakikita mo ang tunay na pagkatao kapag ang tao ay nasaktan. Nakikita mo ang tunay na tao kapag ang tao ay napintasan. Makikita mo ang tunay na tao kapag ang tao ay napahiya. Kasi mayroong mga taong kapag napintasan ay magmumura at maninigaw. Mayroon ding mga tao na kapag napahiya ay makikipagsuntukan na agad. Meron din mga tao na kapag nakarinig ng masama o kaya ay nasaktan ng damdamin ay ipapapatay ka na o ipababaril ka na o kaya ay iimbentohan ka ng fake news para makaganti. Pero hindi po lahat ng tao ay ganon. Kasi meron ding mga tao na kapag napahiya ay tatanungin, ano ba ang nangyari? Bakit gano'n ang iniisip mo? Meron din mga tao na kapag napintasan ay magsasabing, salamat, I will try better next time. Meron din mga tao na kapag nakaranas ng pananakit ng kapwa-tao ay sasabihin niya sa kanyang sarili at sasabihin niya doon sa nanakit sa kanya, bakit? Ang ibig kong sabihin, mga minamahal kong kapatid, ang pagkatao natin, ang ugali natin, ang pagiging tao natin ay nakikita sa panahon ng paghihirap, ng kahihiyan, ng kapintasan. Hindi mo makikita ang tunay na tao kapag maginhawa at madali. Nakikita mo ang tunay na tao kapag walang nakakakita, kapag madilim, kapag tuyo. Nakikita mo ang tunay na tao in the midst of suffering, in the midst of humiliation, the real character shows. Alam natin na mapahiya. Sino bang hindi napahiya? Alam natin ang masaktan. Sino bang hindi nasaktan? Alam nating mapintasan. Sino bang hindi napintasan? Sino bang perpekto? Lahat tayo may kasalanan. Lahat tayo pwedeng bumuti. Lahat tayo pwedeng pintasan. At lahat tayo merong ikinahihiya. Kaya minsan napapahiya tayo kasi nagkukunwari tayo. Subalit, ang tanong, mga minamahal kong kapatid, ay kapag ika'y nasasaktan, paano ka magdidesisyon? Yon ang ebanghelyo ngayon. Ang sabi ng Panginoon, di nila maintindihan, nagagalit na sila sa akin. Di nila maintindihan, pinagbibintangan na nila ako ng kung ano-ano. Hindi nila maintindihan sapagkat napakabigat ng aking sinasabi. Ang sabi ng Panginoon, kayo, iiwanan niyo na rin ba ako? Are you going to leave me too because you are suffering? Are you going to leave me too because you have been humiliated? Are you going to leave me too because you have been criticized? My dear brothers and sisters, we all have to face hot water. At sabi ng isang poet, oh, hot water, I love hot water, it keeps me clean.
tingnan po natin kapag kayo'y nasa kusina at nagpapakulo ng tubig. Kapag inilagay mo ang itlog sa mainit at kumukulong tubig, titigas yung itlog. Magiging hard-boiled egg. Kapag nilagay mo yung bituka ng baboy o baka o manok na hindi nilinis at nilagay mo sa kumukulong tubig, ang baho ng kusina nyo. Pero kapag dun sa kumukulong tubig, inalis mo ang bitukang marumi, inalis mo yung matigas na itlog, at nilagyan mo ng kape, ang bango ng kusina nyo. Ang ibig kong sabihin, mga minamahal kong kapatid, kapag tayo ay nailagay sa kumukulong tubig, kapag tayo ay nahihirapan, napipintasan, o napapahiya, pwede tayong maging hard-boiled egg at manigas. Pwede tayong bituka ng manok at baka at bumaho yung kapaligiran. Pwede rin tayong maging kape. Kukulayan ang dating walang kulay na tubig at pababanguhin ang paligid ng kumukulong tubig. That is character. That is real Christian character. When we are able to change those who bring us into hot water. When we are able to convert even the boiling water and change its color. When we are able to bring fragrance instead of anger, instead of nasty words, instead of angry words, instead of threatening words. Anong klase kang Kristiyano? Tumitigas kapag nasasaktan? Bumabaho kapag napapahiya? O binabago yung tubig at pinapabango ang paligid sa kabila ng kahihiyan, sa kabila ng kahirapan, sa kabila ng pamimintas? Iiwanan ba natin ang Panginoon? Sabi ni Propeta Joshua sa unang pagbasa, decide, are you going to serve the Lord? Sana pwede nating sabihin, my household and me, we will serve the Lord. Ako at ang aking mag-anak, maglilingkod sa Panginoon at gagawin kong akong maglingkod sa Panginoon sa pamamagitan ng pagbabago sa nananakit sa akin, sa pamamagitan ng bango sa mga humihiya sa akin. It is the Lord who will give us this fragrance to forgive. It is the Lord who will give us this fragrance to touch the hearts of those who make our lives more difficult. It is the Lord.